Hindi na muling mayayakap ni Aling Glenda ang anak niyang si JJ na bangkay na ng matagpuan nitong Martes sa Kamangyana, Santa Maria, Bulacan. Linggo ng umaga, nagpaalam daw ito magsisimba pero hindi na nakauwi. Sabi ng mga kaibigan ng 22 anyos sa biktima, siksika noon sa Divine Mercy Church sa Marilao. Pagkadikit niyo po sa may lalaki, yung phone po ng lalaki nalaglag po. Tapos, bigla po siyang hinawakan ng lalaki. Dinala po siya sa may pinakalabas lang po ng office ng Divine. Napagbintangan daw po na dinukot daw po yung cellphone. Ang sabi raw ng mga taga Divine Mercy Church sa magulang ng biktima, tinurn over na nila si JJ sa barangay. Pero sabi naman ng barangay hall ng Santa Rosa 1, wala roon si JJ. Hindi naman daw nag-complain yung komplainan, kaya hindi na, pinakawala na lang daw nila. Tapos ito na sabi nila, baka kanya kinabangan daw ng komplainan kasi sabi niya nila sundalo daw. Lunes ng umaga, may nakapagsabi raw sa kanila na nasa barangay pa ang anak niya. Nitong Martes, nabalitaan nilang may nakitang patay sa kabilang baryo. Pinatawag daw sila ni Barangay Chairman Valentino de los Reyes. Nagtataka naman ako, bakit ako yung pera ng 19,000? May kasulatan. Yung kasulatan na nakalagay ron, walang media. Hindi doon nangyari. Kalaunan, nakumpirma ng mga magulang na si JJ nga ang natagpo ang bangkay. May tama ng bala sa mukha at liig. Ito bali yung ano ng kamay ko, itong kamay. Ito tama. Dalawang putok, manarinig yung mga tiga ron. May nakakita pa nga ro, kinakalad ka daw pababa. Yung bata ayaw daw. Kaya nga yung paa niyang dito, dance. Yun sa... Pero meron mo bang nakakita? Ayaw naman mag-ano, takot. Itinanggi naman ng kapitan ng barangay ang akusasyon. Ikapi, bebente na yung pera namin. Ito, kako, 1,000. Lima sila eh. E wala naman sasakyan, tatricycle. E sabi, ikap, hindi pa kami kumakain. Ay ko, inang, dapat tingin 1,000 tayo eh, heto pa 1,000. Humingi pa raw sa kanya ng pera ang mga magulang ng biktima para sa burol at libing. Nang bumalik dito, 50,000 na kabaong. Dadal ng tundo. Eh sabi ko, tatang hindi natin kaya yan. Mas maganda, maghanap kayo ng karagdagan. Ikinagulat ng mga taga Divine Mercy ang sinapit ni JJ. Ang pagkakaalam ko, okay na po yung paalisin na siya. Ang umamin po siya na talagang siya po yung kumuha po talaga. Patuloy ang investigasyon sa kaso. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.